Alright. Good morning mga parts. Meron na akong content sa inyo. So, ito ay essay naman. So, sa mga ganitong sitwasyon, mga parts, pag may leak na dyan, yan, basang-basa na siya. Ibig sabihin yan, sumabog na yung ano nito, yung gasket. Sobra ng tagal ng motor, ibig sabihin nag-crack na yung mga papel niyan o yung gasket, no? So kailangan na natin replace, palitan na yung bago. So ayan, sabi lang, mas malala dito. Grabe. Ayan sa dito sa may tensioner at saka dyan sa top gasket at saka dito sa timing gear cover. So ayan, so bago natin baklasin to, tap muna natin para makarelax yung ano, makarelax yung cams, tapos baklasin natin. Palit lang ng gasket to, plug and play lang. Kung nabuksan, linisan, tapos palitan ng gasket, tapos okay na, babalik na lahat. So yan na, pag ganyan, kailangan papalitan na siya. Palitan na ng gasket na original dapat, hindi na matagal. Right. So yan, pinaklas ko na dito. Nagtatanong ng valve clearance ito, mga parts, size 12 ang valve clearance ito. Yeah. Right. So, umpisa na natin. So, pakita ko muna sa inyo yung gasket na original. So, ito yung sa ano, no? Cover, taas. Yan yung sa base. Original to mga parts. Tapos ito sa top. Dito sa gitna. Sa gitna yan yung stator. So yun nga. Yan. Yan yung ano niya, boat. Alright, umpisa nyo lang baklasin. Balitaan nyo lang kayo mamaya. Alright mga parts, sa mga nagbaklas ano, ito, itong alin dito ay may washer na tanso. Tatlo yan na yan. Yan. Tapos yung lima naman dito sa walang washer, dito sa cover. Okay, alright. Tapos dito, 12. Yan, apat yan dyan. Tapos doon sa gitna naman merong alin doon. Ay dito banda sa may timing chain dito. Ayun, makita niyo siguro diyan. Ayun yung alin na yan, no. Dalawa yan, dito yung isa. Yan ang sulok. Yan. So right, babaklasin ko na yan para matanggalan. Okay. So yan mga parts, yung tapalan ito yung markings ito. Yan, tapos ito. So pag tinanggal natin yung timing gear, wala nakatap. Yan. Tapos pag nagkabit na yung mamaya, check na lang, double check na lang dito sa timing ng magneto at saka dito. Wala, nakatugma yan siya. So ayan, baklasin na natin. Okay,
tatanggal na natin. So ito na yung timing gear. So abutin natin yung compression release. Ito. Yeah. Ha? So ito yung sinasabi ko sa inyo mga parts na ayan. Ano to? Alin na mahaba? Alin na mahaba? So ayan. Tatanggalin na natin. So ito yun, dalawa sila. Right. So sunod ito, apat. Apat yan. Yan, naugot din natin. Apat na siya. Ayan, naugot na natin. Iangat na natin yung head. So, right mga parts, buksan na natin, ano, hugot na natin yung head. Ayan. So, ganun lang nang kasimple yan. So, pagbalik, ganun din. Ayan. So, lilinisan ko lang yung, ano, piston para mawala yung carbon. Ayan. So, kanina marumi siya. Nilinisan ko na siya kaya medyo pumuti siya. Tatanggalin na natin yung ano. Alright. Hanggang dito na lang yung video natin para hindi mahaba. So, kung kayo magbukas, ganun lang, simple. So, pagbalik naman, ganun lang din. I-timing nyo lang dito, yung sumag dito, tataas naman tong piston pag naka-top na dito, sintro na yung kuhit. So, tataas yung piston, tapos dito sa timing gear, naka-tama lang yung ano niya, kuhit, doon sa marker, doon sa taas. Tapos ilagay niyo yung compression release. So, yan. Yan yung, ano niyan. Guhit yung timing niya na dito sa marker na to. So, yun lang. Balik nyo lahat. Balik lahat yung bolt. So, okay na siya. Tapos pandarin nyo na siya. Okay na yan. Yun, linisin nyo lang yung dapat nyo linisin. Yung mga dating gasket, tuklapin nyo. Tapos, palitan ng bago. Lagyan ng langis konti. Tapos, kapit. Okay na. So, yung valve clearance pala nito ay 6 sa intake, 12 sa exhaust. Alright, babay ulit.